turn to pick. Dire pick. Dire's turn to ban. Praise King. Radiant's turn to ban. Seconds. It's Dire's ban now. Seconds left. Radiant's turn to ban. Pick. Dire's turn to pick. Medusa. Good morning sa lahat ng mga nanonood dyan. Again, this is Lupon WXC presenting this game. The Final Tribe versus Black Hornets Gaming. Now. Ayan. Losers, ano to? Group B naman. Kanina Group A. Nabi. Nabi yan. Ang Nabi kanina. Sang mabilis. 17 minutes yung game number 2. Yama. Pero yan. Black Hornets, wala masyado tayong idea. Although, alam natin na dati silang Pabago Gaming. Pero yun, in terms of record ng games, wala masyado. Pero tingnan natin. Yung Darkseer kasi ng Final Tribe, Nabi na ng Final Tribe, isa to sa mga favorite heroes na pinipick ng Black Hornets. So at least, di ba, meron ding idea itong The Final Tribe dun sa mga gustong ipick ng Black Hornets. Parang mahilig sila sa mga, tawag dito, teamfight heroes. So yung Enigma, Darkseer, plus yung Batriders, yung mga yun, usually, di ba, for teamfighting. Mga offlane, no? Oh. Uso yung ban ng offlane ngayon, eh, no, Mau? Mga explosive na offlane. Enigma, itong Darkseer, Batrider, ayun o, shoutout sa inyo lahat. W tayo mga sa. Very good yan. Ayan. Tapos, ayun nga, for Black Hornets naman ngayon, ang ginawa nila, more on defensive. So, Raid King plus Aura, kaya sobrang hirap nila patayin. Pero, with the Doom naman kasi, at least, di ba, meron silang pamprevent doon sa Oracle. So, possible na ma-Doom yung Oracle or yung mid laner. Pero, most likely kasi hindi si Raid King. So, at least meron namang good side dyan for the side of Black Hornet. Na meron silang frontliner na hindi gugusto yung i-Doom. Itong si Doombringer. No. Tamang ano lang sa Gidley. Was alo. Pero, the Final Tribe, 4th pick. Binigay na agad yung course dito. Okay. Pero ito na, Juggernaut. Uy. Yung sa Final Tribe, kompleto na yung course nila, di ba? So, at least alam mo yung magiging laning nitong The Final Tribe. So, Juggernaut most likely sa safe lane, Doombringer sa off lane, then Medusa sa mid. So, at least yung Black Hornet, alam na nila kung ano yung pwedeng maging laning nila compared dito sa Final Tribe. Na parang, yun, sa draft kasi as much as possible, ayaw mo magbigay agad-agad ng info, di ba? So, base dito,
mas pumapabor sa Black Hornets yung draft dahil pwede pa nalang gawing offlane or carry itong si Reiki. Monkey King. Now, the Monkey King naman for Black Hornets. Ayan. Oh. So, possible na carry Monkey King, support, ay offlane Reiki, di ba? Yung mga ganun. Or pwede rin lang ilagay sa mid yung Monkey King, kagaya na ginagawa ni Thompson. So, gaya yung sinabi natin kanina, hindi pa rin siya, hindi mo pa rin hindi mo pa rin sure kung ano yung gustong gawin ng Black Hornets dito, kung ano mismo yung laning na binabalak nila. So, last ban on the final tribe, let's see. Looking good for the picks. Oo, Medusa, ginamit to ng kanina ng Navi 2 times and 2 times din silang natalo. So, tingnan parang natin the final tribe kung kaya ba nilang ma-pull off itong Medusa dahil yun na nga, mid lane for sure ito. Also medyo mahihirapan siya kay Monkey King kasi alam naman natin na isa siya sa mga heroes na nagpo-purchase ng Diffusal Blade and once na mag-wongs kuman siya possible na maubos ka ganyan yung mana ni Medusa or ni Doombringer kasi actually pati si Juggernaut kasi pare-pareho silang mana dependent. So, mahirapan sila lumaban against kay Monkey King once na mag-diffuse. You know, shoutout kay Nickel. Red Bull muna. Bawal shoutout na ubusin. Bawal na ubusin Red Bull dito. Oo, hindi na pwede. Ano tayo, tipid-tipid. Ang bilis maubos eh. Parang isang box tapos ano ka agad. Yung isang box yun, isang araw lang. Yung chat ni Boss Eric. Buti na lang di ako mahilig sa pata. Shoutout tayo, Boss. Pasalubong na lang. Dahil kami dito. So, last ban ng Black Hornets. Let's see. Binan po dito ng The Final Tribe, yung Underlord. Expected nila offlane na lang kulang sa Black Hornets. Oh. And then, Black Hornets naman. Baka may binabalak siguro itong The Final Tribe. Feeling ko may binabalak to eh. Feeling ko magla-last pick sila dito ng isa pang core. Kung titignan din kasi yung lineup ng Black Hornets, wala silang defensive hero. Yung hero na pwedeng pumigil dun sa push nitong final tribe. So si Underlord yung isa sa mga heroes na kayang gumawa ng ganong plays. At the same time, yung out capability coming from Underlord. So meron silang frontlining hero na pwede kagad mag-out once na may madum na hero or may medyo mapadelikado sila. So isa sa magandang combination din with Monkey King kasi Wong's command plus bit of malice. So sobrang OP niya if ever na napick nung Black Hornets. Good band para sa The Final Tribe. Yappy. Last week, pork barbecue. Napakasarap. Buti na lang, puro pork. Hindi tayo nag-pork, mga sir. Out tayo dyan. So, Black Hornets Gaming, their last pick. Tingnan natin. Pwedeng carry, pwedeng mid lane. Actually, mukhang offlaner na. Kasi mukhang gusto ko yung mid lane Monkey King, if ever, sa Black Hornets. Tingin ko carry or mid lane to eh. Kailangan na lang ng stunner na instant for Juggernaut. Or siguro yung kaya magtumago sa BKB. Siguro mga Beastmaster or yung mga kagaya ng Axe. Pero malabo kasi si Axe eh, kasi hindi naman siya pasok na meta. Eh ba mga sir, anong tingin yung last pick dito ng Black Hornets Gaming? Napakaganda ng laban natin for this day. Umaga na mga sir. Oh. Madaling araw na tayo. Ayan. So, let's see. maganda yan. Last pick ng Black Hornets. Sun King, actually. Oh, gusto ko din Sun King. Para worth yung fight capability. Or Nyx Assassin. And then, oh, Magalier! Okay. So, another Diffusal Carrier. Di ba? Great counter pa din sa tatlong heroes. At the same time, yung control niya sa team fights. So, with Monkey King plus Rolling Boulder. Rolling Thunder? Rolling Boulder. Rolling Thunder. So, may hirapang lumaban. Ito si Medusa dun sa engagements. And si Doom din naman. Yeah. Parehas ang kailangan may Diffusal, no? Para maubos din mana ng Raking eh. Actually, delikado eh yung ibang heroes ng Final Tribe. Once na mag-Diffusal yung dalawa. Tiny! Ooh, position 4. So, ito na nga tayo mga sir for our first game nito second series natin. Group B, Losers Match. Yung mananalo, may laban pa sa decider match. Pero bukas na yan. So, shoutout sa inyo lahat. Tingnan natin mga sir kung 2-0 na naman to. Kasi lahat ng kinas natin today, 2-0.
'Di ba? Yun yung ano, pero tingin ko ano to eh, game 3 to eh. Hindi madaling kalaban tong Black Hornets eh. So, tingin ba based on the drafts? Actually, mas gusto ko yung sa the final drive dahil lang dun sa bilis nila mag-farm. Kasi Medusa, Juggernaut, tsaka Doom, pare-pareho sila mabilis mag-farm. Also si Tiny, yung pressure niya sa mid sa early game, medyo mahihirapan nito mga heroes ng Black Hornets. Kasi tingnan natin rating, hindi siya ganoon kagaling mag-farm. Monkey King hindi din. Si Pangolier kahit paano pwede. Pero in terms of draft, mas madaling mag-online yung mga heroes ng Final Tribe dahil mas mabilis na makakapag-farm. So, mag-bawal sa mag-item na sila. Mas madaling mag-push, mas madaling kumuha ng team fights, and possible na ma-out-farm nila yung dalawang cores nitong Black Hornets. Pero tingnan natin. Pero di pa natin alam kung ano yung kakayahan nitong Black Hornets. Tao. Ay, si Boss Kevin. Shoutout to you, Boss. Boss, ba't daw walang damit si Boss Rebo? Sabi niya po dito. Basta ako. Basta ako. Meron ako. Di, meron din ako. Meron niya din ako. Wala akong bumili pa eh. Hindi ko lang alam kung saan yung address nila. Pero so, yun. Let's see. Let's introduce both teams dito for the side of the Final Tribe. Ito si Frost. Saan yung Juggernaut, Chessie on the Medusa. Hansken naman yung Tiny. Ano itong basa dito? CB? CB. Hindi ko alam eh. Parang gano'n. CB on the Doom and si Ira sa kanyang Vengeful Spirit. Early smoke ah. Oh, samantala sa Hornets naman, Black Arcs Angel, sa kanyang Oracle Pikachu, sa kanyang Monkey King LOL, sa kanyang Earth Spirit, si Cheshire Cat, sa Pangolier at si Palantimos sa Raid King. Ayan na mga sir. Pero, oh, makatakas siya agad. Quick rolling boulder out lang by LOL. Good morning sa inyo mga sir. Also, yung Final Tribe, parang sila yung alliance before na Swedish stack. So, limang players nila nasa Sweden din lahat. Swedish yun. Si Ira, dating ano yun, di ba? Ano ba yan? Fanatic? Alam ko dati na siya nag-alliance ng saglit, pero hindi siya nagtagal. Oops, Black Archangel, delegado dito, Blade Fury! By Frost, easy first blood nga yata for the side of the Final Tribe. Yung mga nag-bet dyan ng first blood, napakasarap. Also, maganda rin early lead yun sa kanila kasi kung titingin natin yung drafts, mas maraming disable itong sa Hornets. So, malaking possibility sila yung unang makakuha ng mga pickups sa team sa early game. So, at least meron na kagad advantage itong the Final Tribe. Kasi more on farming sila kung titingin natin yung lineup nila. Although, once na magkaroon level 6 yung Doom, once na magkaroon ng levels itong si Tiny, pwede na sila maging mag-engage. Pero sa ngayon, titingin natin, most likely si Hornets yung makakuha ng advantage. And itong Monkey King mga sir, si Pikachu daw. Kapatid pala ni ano, ni sino kasi yun? Oh, Iceberg. Ay, talaga? Oo, na sabi-sabi mga sir, mas malakas daw si Pikachu kaysa kay Iceberg mga sir. Kaya di biro din yung itong Black Hornets ha. Yeah. So, titingnan natin mga sir. Pero 1-0 na nga tayo, early advantage for the side of the Final Tribe. At the top lane nga yata, try lane yung gagawin nila dito against dito kay uy, Pangolier, pero baba! Delikado yung Doombringer, but still, wala namang kill potential while Hansken naparotate na siya dito sa baba. Although, wala mo siya ng armor yung Doom early game. Actually, wala talaga siya eh. Pero may plus 2 lang siya dahil dun sa tower. Mm-hmm. Pero yun, nakita natin yung potential ng tatlong stun coming from the try lane nitong Hornets. Pero since hindi pa naman ganun kalaking damage output nila. Hanggang damage pa lang. And Doom, hindi siya kumukuha. Uy! Yun lang. Baba again. Nadali. And ayan na nga. Level 2 na pala dito yung Doombringer. Kanina kasi hindi ko siya nakita kumuha ng skill eh. But that's 2 kills for the side of the Final Tribe. Live si... Oo naman. Suporta natin. Now, share nyo na mga sir. Uy, ko gumagawa ko ano ah. Wala ko sinabi. Tumawa lang ako. Gumagawa ko sir. Nako po. Pero top lane. Ito nga si Pangolier. So, chill lang tayo. 8-3 yung last dito na mga kiking ha. Pero uy, nagkabigayan yung dalawang position for his by the Tiny. Delikado ngayon yung Earth Spirit. Pero... Uy! Nakapag-pop ng Mango! Patay talaga dito yung Earth Spirit. Yun lang ah. Also, unexpected. Nasayang din yung ano niya, yung sanga, yung Ironwood branch. Kasi naman niya ipong-block. Pero medyo maluwag doon sa area. And ito naman ang pagbabalik ng Earth Spirit. Sakto-sakto lang pala yung pagkamatay niya doon. Dahil mapapatay nila yung Doombringer.
3-1 na nga po tayo. 1K yung lamang ngayon on the final try. Pero early game pa lang naman. 2 minutes pa lang naman. Tama, bigay pa lang. Oops. Also, maganda kasi yung critical ni Raid King sa early game. Kasi isa siya sa mga skill na may... Yung critical skill na mabilis, mataas yung chance. So, si Juggernaut, si Raid King, sila yung usual na nag-crit sa early game. So, malaking effect siya for farming. At the same time, yung harassment. So, pwede ka mag-crit na mag-crit against sa heroes ng kalaban. So, tingnan. Kumbaga, early, ano, coup de grace. Oo. Parang early boost ng damage para sa Aegis. Although, hindi siya ganun ka-reliable. Pero at least, hindi siya kasing hirap pa-critin kagaya nung kaila CK, anong kanila, pata pa. Yung kay CK kasi may timer yun eh, di ba? Ay, actually, may binaga nga pala. Meron siyang cooldown. Kumbaga. Pero to, alam na alam ni Chessy yung rotation ng Earth Spirit dito. Good morning din sa'yo, Kuya Nek. No, Nek. Pero alam na yan ni Tiny. Pupuntaan niya dito Earth Spirit. Actually, delikado si Tiny kasi meron siyang boots. So, malaki yung possibility na makukuha sila ng mga pick-offs. Kagaya nung nakita natin kanina, di ba? With the haste. So, unti-unti lang niya. Lalo na napapunish din niya yung rotation netong si Earth Spirit. Ay, maganda dun. Pero block lang ng camp. Tamang casual lang dito sa baba. While mid lane, nahihirapan yung Medusa dito makalapit. Mischief. Napaka-basic, di ba? Robin naman to, si Pikachu. Kapatid ni Iceberg. Ayan, mga sir. Kung naalala niyo si Boss Iceberg sa Flight to Moon ba yun? Windstrike. Windstrike. Pero yung Flight to Moon sila bago sila maging Windstrike. Ah, Flight to Moon din sila ngayon. Ay, ngayon, nagkahiwalay din sila ng iba nila ka-teammate. Nalimutan ko sino iba nila ka-team. Basta sila always wanna fly, tsaka si Iceberg. Bumalik sila ng Flight to Moon, tapos yung iba nila ka-teammate, sila non-grata. Nandun pa rin sila sa Windstrike. Windstrike pa rin sila. Actually, ganda nung ano nila nung Windstrike sila. Ganda nung run nila. Nakalimutan ko lang kung anong turn. Natalo nila yung J-Storm, sila Resolution. Hindi, si J-Storm pala yung tumalo sa kanila. Parang nanalo lang sila ng one game. Ayan, Epicenter 2018 pala. Salamat, Boss Rebo. Pero 5 minutes on to our ball game. Boundary ones, hindi na magko-contest dito yung The Final Tribe. As magiging 2-4-2 lang naman yata yung Bounty Runes. Pero Pikachu with the double damage, kaka-expire pa lang. As Chessy nga dito, nahihirapan sa last hit. Pero hindi naman nagkakalayo. But still, Monkey King lamang siya sa denies. Which is unusual eh, di ba? Kasi in-expect mo na dahil dun sa, tag ito, Mystic Snake. Ooh. Mas madali ka makapag-farm against dun sa range, ay sa melee heroes. Pero yun, napapunish dito ni Pikachu. Dahil din sa... malayong range. Kumbaga 300 yung range eh, ng Monkey King. So at least nakakapanghara siya kahit na melee hero. Technically, parang hindi siya melee hero. Eh, no? Parang siyang Templar Assassin na walang Psyblade. Parang siya Luna, ganyan. Actually, mas laki pa nga yung range niya kaysa kay TA sa early level. Bottom lane and again, the toss back. Patay dito si Palantimos. Wala pa swap dito si Ira. And ganda ng rotation dun. Nitong ni Tiny. Pero 1-for-1 lang naman yung naging trade-off. Patay yung Doombringer doon. So, tingnan natin. Palitan kaya natin itong Observer. Pero si Observer. Literally. Okay. Now, delegado si Hanskin. Pero trolling boulder by LOL. Nandiyan yung Magic Missile. Patay si Earth Spirit. And the rotation coming dito kay Monkey King. Pero kinansel niya yung TP na doon. Yun lang. Pero Earth Spirit, kakapatay pa lang. Ito naman yung goods dito sa Earth Spirit. Easy rotate dito sa mid lane. Tingnan natin kung mapapatay ba nila. Itong si Chessy. Wala pa siya stone gaze, mga tropa. Chessy nanganganip. Pero na dyan yung supports ng The Final Tribe. Grabe naman yun. Delikado pa ngayon yung Monkey King as he will fall. What a rotation coming dito sa supports ng The Final Tribe. Ang ganda rin ng read nila doon sa Earth Spirit. Eh. Kasi kumbaga... isipin ng The Final Tribe saan pupunta si Earth Spirit after niya mamatay. Most likely kasi hindi sa bottom kasi hindi naman ganun kadaling pumatay doon sa bottom lane. So, tatry nilang kumuha ng kill doon sa mid lane. So, yung rotation nitong dalawang supports ng The Final Tribe, yung sa kanya na nagiging magandang lead nitong The Final Tribe. Napakasulit. Top lane naman ngayon, yung gusto nila, mga sir, The Final Tribe. Ayan na nga yung Magic Missile. Plus na gulong, Avalanche, pero nakapaswashbuckle dito.
Ito si, anong pangalan yun? Cheshire Cat. Ayan, si Cheshire Cat. Cheshire Cat yung tawag nila. Ang alam ko, dati siyang kasing Power Ranger. Yung team na Power Ranger. Rolling Thunder dito sa kabila. Tingnan natin. Walang nagtitipi mga sir. Walang nagtitipi sa side ng Black Hornets. And the final tribe, easy tower nila ata sa kanila. Pasok mo sa like. Pero yun na. Ayan na yung Raking. Nako, Iran. Nako, delikado ako dyan sa punuan. Pero sino ang target nila dito? Napa-rotate dito yung Raking. Nako, maganda ba yan? Or pangit na? Actually, okay lang naman siya. Pero, boom! Patay dito yung Pangolier. Now, two supports dito ng the Black Hornet. Magro-rotate sa top lane. But still, Hanskin will fall. And itong si Frost, delikado ngayon. Pero meron siyang Blade Fury. But enough ba yan? Para makataas siya. Hindi yata enough mga bossing as Frost mamamatay dito. Palantimos makakuha ng double kill. Isang rotation lang. Doon sa tinanong mo, sulit na sulit na sulit yung naging na rotation sulit, no? Kasi in-expect din ng the Fire Tribe na kaya-kaya nila yung advantage. Mm-hmm. Pero yung Earth Spirit kasi, ang hirap kasi lumaban eh. Ang dali kasi niyang mag-counter-initiate. Also, pati si Oracle din. So, si Ray King, pinasok niya agad. Ginamit niya yung mga chikiting niya doon. Kala ko kasi mali kasi napatipi si Palantimos. So, yung Doom, makakapag-refarm sa baba. Kung sakaling walang naging engagement, malaki yung possibility na malugi sila sa... Kagaya na nakikita natin, di ba? Diretso na kagaya sa jungle. Kasi hindi ganun kasulit yung farm dun sa top lane dahil mag-aagawan din sila. Possible na magka-denial lang din sila ni Juggernaut. Grabe naman yun, no? And 7-4 na nga tayo. And nakakitaan dito si Chessy and si Shark Cat. Ayan. Napaganda ng pangalan niya, no? Pang-inis lang. 7-4 tayo. Hanskin nagtatago sa tree line. Pero hindi. Go-go dito yung the Black Hornets. Pero Chessy, lalaban. Ayan ang ay Avalanche. Dito ni Hanskin. Pero napakagandang Doom. And now the toss. 3 points. Patay yung Monkey King. 29 seconds to respond dito. And 2 kills na lang po. The final tribe. Makukuha na nila yung first 10 kills. Actually, questionable yung ginawa ng Hornets eh. Kasi since nandun na yung Medusa, sa nakikipagharasan siya. Most likely may titipi talaga or may pupunta talaga sa hero. May wards kasi yung Black Hornets dun eh, no? Yan nga. Kaya siguro tinake as opportunity nila. Kaso nga alam na mali sila dun ng baka. Pero yun, kumbaga, kung kita ka ng kalaban, malaki yung possibility na mag-react sila sa movements mo eh. So hindi ka dapat mag-sustain ng ganong katagal dun sa area na madaling tipihan ng kalaban. Ay, yun na nga. So tingnan natin, the final tribe dito. Maganda yung pinapakita nila. 2K po yung kalamangan nila ngayon. And let's see kung magtutuloy-tuloy pa ba yan. No. Also with Medusa pa yan. So possible na tumaas pa yung lead nila dahil dito sa farm dito yung lead din ng hero. Ito, nag-aagawan na sila ng farm dito. Black Hornets. Naupo. Kanino? Hindi pa nakuha. Hindi pa nakuha. Minus talaga. Pero bottom lane na nga yung gusto nilang kunin dito. Fortification na ipop na. Wild Palantimos. Wala pa siyang reincarnation, yun lang. Meron, hindi pa yata niya nilalagay. Sorry, hindi pa yata niya nilalagay. Meron pa yata siyang, ayun o. Hindi niya pa nga. Skill point. Pero tingnan natin, nandito din yung Oracle. Let's see kung anong mangyayari dito sa top lane. The Illusion, lilikuran dito ng Tiny yung Illusions. Para pang scout lang po, pero patipin na din dito yung Pangolier. And, hindi yata go-go dito yung The Final Tribe. Pero, Earth Spirit, makikita dito si Ira. May swap na available yung Vengeful Spirit. And also si Lol, meron na din magnetize dito. Si Hanskin na, ayan, level 6 na din. Sa wakas, dito si Hanskin. Pero wala pang, may objectives na pala nakakuha yung The Final Tribe, yung mid pala. Dahil din doon sa natural playstyle ng Medusa. Kasi, hindi naman siya ganking hero. So, as much as possible, tara niyang i-pressure yung tower. So, once na makuha niya yun, pwede na siya mag-jungle, babalik-balik lang sa mid lane. Tama. At nakikita naman natin yung network niya rito, 5.7 sa ngayon. So, as much as possible, kailangan nilang i-maintain yung advantage niya yun. And once na makuha niya yung early items, mata style, or kung mag-ano man siya, mag-butterfly early, possible, then saka siya hahanap ng team fights niya, kasama yung lineup nila. Boss Nickel, salamat po. And ito yung maganda dito sa The Final Tribe dahil yung Jagger na Team Medusa, hindi sila nagagawan sa farm. Yun nga. Ang ganda ng nanalo dito. Pero the Black Hornets top team po yung gusto. Pixel, meron siyang Doom available.
Rajasthan, lalaban yata dito yung Black Hornets. Picks Sibe. Medyo nanganganib, pero Palantimos medyo matapang. Meron siyang reincarnation dyan. Pero ito na nga yung tossback plus the avalanche. Palantimos lalaban dito. Stogie, snipeback na. Lol, pumasok na din. And yung pangulit, tamang gulong lang. Patay yata yung Doombringer. Buhay pa si Palantimos. Nabigyan din yung Dire Courier. Yun lang, mamamatay si Palantimos. Wala pala siyang reincarnation dun. Yun, yata yun na lang. Bawal ang mana yata, no? Hindi ko na patut. Wala yata ang mana. Pero si Yanskin ang susunod dito. Black Hornets. Oh. Nasa shrine na yun, mga sir. Pero yung Omni Slash, yun lang. Pero the swap, magandang play coming dito sa the final tribe. 2-4-2 yung nangyari. And, nagkaroon din sila ng issue dahil din sa inexpected din yata nila na mag reincarnation. Etong si Raid Kings, tingin ko nagamitan siya ng Mystic Snake eh. Hindi lang ako sure. Oo. Kasi nung huli kong tingin, meron pa siya, so inexpect ka na mag reincarnation. Pampawala man eh, wala no Mystic Snake. Yun nga. So tingin ko since akala nila na mag reincarnate pa yung Raid King, masyadong nag-overextend yung heroes. No? Then once na namatay yung Raid King, hindi na sila nakapag-engage na maayos. Kahit nagamit yung Wong's Command, nadali kasi mag-out eh. Against dito sa mga heroes ng Hornet. Ayan. So, tingnan natin yung mangyayari ngayon. Palantimos nga, medyo hindi niya na-anticipate yung nangyari sa kanya. Pero grabe din mag-armlet toggle to sa Palantimos. Actually, dalawa yata eh, yung armlet toggle niya. Grabe naman din to. Yun nga. Also, yung ano din, yung Rolling Thunder din kasi nagamit early. Na hindi na na-capitalize yung Wong's Command plus Rolling Thunder combo. Hindi na binuhay. Uy! Na-deny pa! Uy, kala ko na-deny pa yung ano. Yung Maze, pero Palantimos. Tingnan natin yung Armlet Tackle. Skills dito ng Raking. Pero lol, hindi tumama yung tulak na dun. I mean yung... Uy. Wala naman mangyayari. Pero Pikachu na dito na din. Reincarnation. Mapapap dito ni Hanskin. Pero siya yung delegado dito. Tiny! Ginulungan pa. Hindi pa na natapos yun. Black Hornet. Pwede pa silang kumuha ngayon ng torre dito sa baba. And let's see Sibe. Pero may doom. Doom. Oh. Sinundo doom niya. Tingnan natin. Palantimos. Wala na siya reincarnation. Pero hindi lalaban dito in the final try. Pero still, 6k yung lamang nila dito. And first 10 kills po pala nakuha ng final try. So, ay, sorry. So yung mga gustong... Ayan, that's wala na pala tayong ano. Wala na pala, joke lang. Yung mga gustong malibre, baka naman. Ayan, ayan, joke lang. Hindi rin kasi kaya itong lumaban pa kanina ng The Fire Tribe, lalo't cooldown pa yung ultimate Juggernaut. So as much as possible, kunin mo nalang yung space na nagagawa nung pagpupush ng Hornet para din makapag-farm na maayos si Juggernaut. So nakita na yung network nila, diba? Na dalawang cores na itong The Fire Tribe yung nasa taas. And naturally nga kasi, diba? Kagaya sabi natin sa draft, yung mga cores, itong Hornet, hindi talaga sila ganun kabilis mag-farm. Although makakapag-purchase ng Radiance itong si Raid King, hindi kasi siya ganun ka-reliable. Kasi may mga may times ka pa, oh, ayan, kagaya nangyari ngayon, 15 minutes into the game, wala pa rin siyang farming item. Parang sobrang tagal pa rin niya kunin yung Radiance niya. Oo, and ito si Chessy. Manta style na, ang kuya mo. Yeah. And Juggernaut, may diffusal na rin. Ayan. Grabe, hindi sila nagkagawa ng farm dito. Alam nilang kontrolin yung resources nila sa sign ng the final tribe. And lamang na lamang nga yung 2 cores dito ng region side. So dito na sila sa bottom lane. Tignan natin kung magko-contest ba dito yung Black Hornets. Hornet at uy, tamang out lang with a swashbuckle. Pero yung torre, delikado dito, Chessy. Binabasag. Chani na yung torre. Tingnan natin, magro-roll in boulder ba dito? Ayan na nga si Lol. Pumasok na plus sa Wuos Command. Magnetize dito. Delegado ngayon yung Medusa. Wala ng mana. Chessy mabibigyan. Pikachu dominating Honest Monkey King. And now Hanskin. Nagtatago. Tago-tago ka pa. Binanatan. Tinulak. Pinaglaruan ng Tiny. Double kill para dito kay Pikachu. Ganun lang kabilis, mga sir. Hindi ko na-overestimate din ng The Final Tribe na kayang saluhin ni Medusa yung mga engagement. Kasi in-expect nila na makapagamit pa siya ng ultimate. Eh. Pero dahil doon sa engagement na yun, na-punish ka agad, diba? So, imbis na nakapag-farm ngayon si Medusa, nabigyan pa nila ng gold itong Hornet. Pero at least, diba? At the same time, nakapag-farm pa rin si Juggernaut. Ba't nawala yun dito, pre? Lugot ko. Lo. Lugot ko. Ayan.
Ano ba ang lalagay natin? Ayan. Ito na yung The Final Tribe. On the Roshan naman sila ngayon. Nabigyan sila ng dalawa pero hindi sila papatalo dito. Gusto nilang kumuha ng advantage. Lalo't wala rin yung mga cooldown. Naka-cooldown din yung mga skills na itong Hornet. Especially yung Wukong Command, which is very important dito sa engagement. Capitalization na guys. Tingnan natin kung wala bang hindi alam yata. Hindi nasipat ng Black Hornets yung ginagawa dito ng The Final Tribe. Roshan, Roshan lang for them. And easy. Aegis of the Immortal yata ito. Pero think kasi hindi nila kaya lumaban. Dahil yung damage sa output nila coming from the Wolf's Command, hindi pa online sa ngayon. So, kailangan pa nilang antayin yung ultimates ng Monkey King plus yung Magnetize din, siyempre. So, antayin lang. So, tingnan natin. Medyo nagulat yung Black Hornets doon. Hindi nga nila alam na may Aegis ako dito si Frost. So, the boss. Lag daw. Seryoso nga yan, Pucci Hunter. Seryoso yan. Salamat. Real talk to. Ayan, salamat boss, salamat. Ayan. Yan yung mga reason kung bakit tayo nandito. Yung mga ganyang bagay. Maraming salamat. Yung kay Nickel, yung mayari ko kay boss. Nanonood yun si boss. Ay, sorry. Uy. Sorry. Galit, galit. Dumulas yung paa ko. Galit. Pero ito na nga. The Eye of Skadi was guarded. Uy, namatay. Ayun na. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Seryoso daw si Pucci. Maraming maraming salamat naman. Pero, boss, W yung mawa, boss. Nasanay na si boss Pucci Hunter, eh, no? So, 10 and 10 tayo. 4K yung lamang na The Final Tribe. Wait lang, dami na ka, boss. So, tingin ko, for Hornet, kailangan nila antayin yung Radiance. Kasi kahit na dumalaman sila sa mga engagements, malaking tulong yung mischance, eh, for Medusa. And, para rin hindi sila ganun ka-rely doon sa ultimates nitong Monkey King tsaka nung yung Rolling Thunder ni Cheshire Cat. So, antayan lang sila. As much as possible, kailangan kasi nila humabol din sa lead. And kung titingnan natin yung heroes nila, kagaya sinabi natin, hindi sila for farming. More on trying to have team fights din sila dito. Pipili din nila lang kumuha ng team fights dahil na pag meron ng Radiance itong Hornet. Yun din yung kailangan iwasan ng The Final Tribe. So, nakikita natin si Juggernaut, tinatry niya kumuha ng ibang lanes para may mag-defend na hero ng Hornets kasi nahihirapan sila lumaban na kulang dito. Whereas kasi itong Fire Tribe, once na may madoom silang hero, malaki possibility na mapatay na nila agad. Minus 1 agad, no? Black Hornets dito. Pag may na-doom, pero ito na nga, Tier 2 Middle Tower, basag na dito ng The Final Tribe. And delegado silang bumawi. I mean, delegado sila lumaban. Pikachu naman, tamang ano lang dito. Tamang kuha-kuha lang ng free play para maparotate dito in The Final Tribe. Pero tingnan natin, sino kaya magro-rotate? Mukhang walang pakailam dito in The Final Tribe. Bench ayan, bench pull. Also, one thing din to point out para dito sa lineup ng Hornets. One time, big time sila eh. Kumbaga, once na gumawa sila doon sa engagement, mapatayin nila yung isang hero, wala na sila halos pansunod. So, yung Aegis of Immortality ng Final Tribe, very crucial para sa kanila. Kasi yun yung kailangan nila, di ba? Kailangan nila ipaubos kagad yung skills nitong Hornet. Lalo ni Wolf's Command, yung Rolling Thunder. Then after nun, saka sila pwedeng lumaban. Without worrying kung may control pa ba, kung may damage output pa ba from Hornet. So, antayin lang. Pero yung rating kasi, once na makuha niya yung Radiance niya, ito yung reliable na damage output. Turning point nun, itong Black Hornets. Tsaka parang may Aegis na din itong Black Hornets eh. Kay Rick King. Pero kailangan niya kasi mag-ingat doon sa Juggernaut, plus yung Mystic Snake. Para hindi rin magaya, mangyari yung magaya kanina. Okay. Tingnan natin, defusal naman for the Monkey King. So, yun na. Ito ang sinabi natin, kailangan din ng defusal dito ng Black Hornets because of the Medusa. And also sa The Final Tribe, tingin ko may defusal na din itong Juggernaut. Oo nga, for the Monkey King naman. So, tingnan natin, Regents na po. Ito si Reed King. Lalaban na ba itong Black Hornets? Tingnan natin. As The Final Tribe, lamang po sila ng 5k dito and also they got the Aegis advantage. Pero, uy, mag-smoke din yata yung the Black Hornets doon sa kabilang dako. Pero ito na nga yung The Final Tribe. God. With the 3-man smoke, ayan na nga din. Parang kompleto yung ultimate. Smoke na. And palang Timos, naka-open yung Regents na dyan, ha? Yun din yung pambigla nila, once na mag-teamfight kasi hindi pa ina-expect itong Final Tribe yung Radiance. So, ito yung teamfight na pwedeng ipanalo nitong Hornets. Pero mukhang hindi siya magkakita. Mukhang mag road trip lang dito yung both teams natin. Warding lang naman. Tama pa siya lang.
Pero ito naman sa The Final Tribe. Nasa taas naman sila dito. Tama, farm lang din. Ito si Chessy. So, tingnan natin yung mangyayari. 10 and 10 pa rin tayo, ha? Very balanced yung ating drops. Ano yung ating laban? Ganda ng word nung Hornet. Mm-hmm. Kasi yun yung mga, kahit na magtanim nga yung kalaban, hindi nila na-expect na dyan ka magtanim. Lalo kapag kayo yung there. Pero di ba nakikita yan pag putol yung puno? Nakikita naman yan, di ba? Kailangan nila ng higher vision din. Pero yan, kapag kasi pinutol yung puno, although sulit siya, mas obvious kasi yun na meron. Pero yun, di ba? So let's see. Black Hornets, tamang farm pa rin lang dito. While top din nga yata, gustong ipush ng The Final Tribe. Sa high ground, mangyayari yung labanan natin. Ito na nga mga sir, pushing. Dito si Chessy and Frost on the tier 3 top tower. And ito na yung laban. The 3-man smoke dito ng Black Hornets. Let's see, meron pang Aegis. Pero uy, Pikachu, tamang 3-dance muna. Munti ka na siya maputulan ng puno dyan. Pero The Final Tribe will go for the shrine na po, mga sir. Very important din. Lalo, sabi ka natin kanina, yung Aegis, yung isa sa mga important key item nitong The Final Tribe para din sa man, para din manalo. Kasi mag-go eh, no? Oo. Mahihirap pa talaga lumaban yung Hornets. Kasi, kaya sabi natin kanina, very dependent sila dun sa mga skills ng heroes nila para makapatay ng hero. So, although merong Doom, merong Omnislash ito Final Tribe, hindi sila reliant doon kasi may dami siya output sila galing doon sa Tiny, galing sa Medusa, tsaka yung normal attack nitong Sifros. So, hindi sila takot na makipag-normalan against dito sa heroes ng Hornet. Lalo't meron silang Aegis. Pero, uy, Chessy. Tingnan natin, Pikachu nasa punuan lang. Tamang unggoy-ungguyan lang. Dito ito si Pikachu. Chessy, yung gagawin nilang bait dito because he got the Aegis of the Immortal. Pero hinahantay ng Hornet, sir, kasi sobrang lapit na. Nasa high ground yung The Final Tribe. Ayun na. Pero mag-smoke agad dito. Naku, Bawla Strike! Boom! Swak pa swak! Dito sa Medusa. Patay yata dito si Pikachu. Banda swap ni Ira. Ayun na, Black Archangel. Nakapag-false promise pa. Ang kuya mo, Oracle! Grabe naman yun. Mabubuhay pa nga yata. Pero mamamatay Oracle dyan. 1-for-1 yung 3-dop. And ngayon, Bagaboom na clash! Mamamatay dito si LOL and Palantimos. Pero siyang reincarnation dyan. Pero ang problema, they are outnumbered na nga. Patay din sa likuran. Ito si Tangolir and Palantimos. Hindi na makakaligtas doon. The Final Tribe, hindi pa nila napatay si Chessy. Ayun nga. At the same time, nakita natin yung effect doon, yung one-time big-time combo nung Hornet. Ginamit nila doon sa higher ground, pero since na-swap yung bench, na-swap ni Vengeful yung Medusa, nasayang lahat ng binato nila doon sa top lane. Grabe yung save na yun. Yan nga. And na naman, 3 points by Unscan. Pikachu na nga nga ni Mio, pero Boundless Strike sa tatlo. Pero Pikachu mamamatay pa din with that Blade Fury auto buyback for the Monkey King. And now, Pangolier. The sustain coming from Black Archangel. Enough ba yan? Uy, na-earn pa siya. So, enough nga yan. Pero yung Barrax hindi masusustain dito ng Oracle. Babasagin dito ni Chessy. Pero patipin na yung Pangolier dyan. Ang dami ng kinumit dito ng Black Hornets. 2 buyback. Yeah. Para madepensahan yung top lane. Pero at the same time kasi, kagaya sabi natin, hindi sila ganun kalakas kapag wala yung ultimate nila. So, kahit na, yun nga, nakita natin na Tenray lumaban ulit ng Hornets. Kaya labanan nitong The Final Tribe kahit medyo cancer na sila. Wala nang masyadong damage sa output, output coming from Hornets. So, lang may DD po. No, ako po. So, sa ngayon, kailangan magkaroon ng BKB ng Hornets para rin maka-frontline sa Monkey King. Ayun, tiyatry niya na mag-purchase ng BKB. Pero medyo malayo pa din. Malayo pa nga sa pangarap na yan. And speaking of BKB, naka-BKB na din po yung Doombringer. Nasa stash niya na lang. Also, wala pa skadi doon si Chessy. Ngayon pala niya nakuha. Ang kasi hindi, meron na pala, sorry. Nung mid-engagement, wala pa. Pero nung pagdating sa top, meron. Uy, nahuli. Uy, nahuli ka dyan! Hindi mo alam! Nandito si Ira. Delegado, napakati. Ang dami si Pikachu. Makakapatay sila dun. Ng position 5. So, na walang buyback. At least, madedelay nila yung pagtatry ng laban. Itong The Final Tribe. Pero, support lang kasi. Kumbaga, hindi siya ganun kasulit na commitment. Shout out po kay Balanard. Ayan, no? Shout out sa'yo, boss. Top 3. Napakasulit naman. Nasa taas. 70 diamond para kay boss Balanard. Wala pa tayong paraket dyan, boss. Para lumipad na tayo sa kalawakan. Pag nanalo ko Lotto, raket agad yan. Raket agad, no? Hindi lang isa.
Sandang racket yan. Sandang racket. So going for Hurricane Pike ala dito sa Medusa as he will purchase 4 staff. Magandang counter against Monkey King din, syempre. Para matanggal kagad yung Wong's command. Also kay Ray King. Yung Ray King kasi na carry, hindi na siya talaga viable ngayong meta, eh, no? Tingin ko one problem kasi sobrang dali niya i-kite. Kumbaga, para siya kasing si Lifestealer. Pero si Lifestealer kasi sobrang laki ng damage output niya. Oh. Kasi yung items na pinapurchase niya, more on damage dealing items din. Deso, tag dito, SNY, tapos yung mga, alam ba, Nullifier, ganyan. Si Ray King, although ganun din, pero yung kung gano'n siya kadaling i-kite, mas madali. Kasi siya, hindi siya naka-BKB. Hindi siya naka-Magic Immunity kagaya ni Ray King. Ay, ni Lifestealer. So siya, kahit mas slow mo lang siya, hindi na kagaya siya nakakahabol. Kailangan pa niya mag-purchase ng BKB, which is hindi ganun ka gandang choice na pabilhin mo kagad early game. Kasi mo siya late game, di ba? Pero hindi mo siya gugustuhin mag-purchase agad-agad. Uy, pati si Park. Shoutout kasi yung Park. You know. Shoutout din kay Mon. Entering the leaderboard. Kind of. Watching from Saudi. You know. Shoutout po. Ano tayo dun eh? Minus 4 yata tayo. Rerun mga boss. Live to mga sir. Ito po, nasa taas ng screen natin. Sasabihin dito ko sana, o. Nandyan sa may, ano, malapit sa caster's name. Pag yes, may nakita yung live dyan, live tayo po ako, sir. Boss Toms, si, ano mo, si Lai mo, wala na po dito, nasa post fire na. Now, dito kasi si Toms, lagi niyang inasal si Lai. Lagi, lagi, dati. Pero sir, dito ko pa rin, ano. Top-top ka lang. Ito na nga tayo. Minus 5 sa Saudi. Sa Dubai yata yung minus 4. Ano minus 4? Sa time. Ah. So, ano pala sa kanila? Yung klima. Kalaw yung klima eh. Pero Vladimir's offering na po. Ito si Earth Spirit. Kala ko yung klima. More damage. More for damage. Pero to, another Russia naman. Mukhang itatry ng Hornets lumaban. Pero hindi ko kasi nakikita ang kaya nila sa ngayon. Lalo't kung madudum itong mga heroes nila. Actually, kahit sinong core, yung madum eh. Delikado na agad itong Hornets. Kahit yung Reiki nga, madum nila, walang problema. Kasi kailangan nila makait yung hero. Oops! That's your Aegis na kay Chessy. And bottom lane naman, tamang piyaw lang dito yung Monkey King. Pero still, hindi niya pa rin napupush itong tier 3. Bottom tower. And BKB na! Ito si Monkey King. Konting-konting na lang. Ayun. So at least may way na sila din para from frontline yung Monkey King. Pero kailangan pa rin kasi niya mag-ingat doon sa Doom. Kasi wala namang pakialam si Doom doon sa BKB, eh, di ba? Gagamitin pa rin niya yung Doom niya against dito kay Monkey King. Shoutout kay Tom. Salamat, boss. Salamat. Actually, nagugulat ako kay Ira eh. Kasi sanay ako na-carry siya. Ito si Ira ng yung nag-revenge ko. Dati pa yun eh. Oo, for Fnatic tsaka Final Tribe din. Nag-carry din siya dito. Pero maganda kasi din yung performance. Lalantimos, pumasok, plus lol, easy burst down dito kay Ira. And now Pikachu, nasa 3 line, ayan na nga yung gulong, dalawa. Pero may BKB dito yung Doom. Pero delegado yung Tiny dito, 2 supports yata makukuha ng Black Hornets. Double kill po for Palantimos. Nakabigla itong bench pull. Magandang engagement para din sa Hornet. Kasi hindi rin na nagamit yung BKB na itong Monkey King eh. So, napagamit na ng BKB si Doom, napatayin na yung dalawang supports, and possible mobile tower. Nakuha na nila yung middle tower. So, sulit na sulit sa kanila engagement, although meron pa rin Aegis. Eto si Medusa. So, once na mabuhay itong supports, possible na gumuha na ulit sila sa middle lane. Actually, dinayatan nila ang Tiny Tiny. Diretso na sila. Ito nga si Chessy. Diretso na nga po dito sa mid lane. LOL naman. Rolling boulder lang. Makakaligtas yung Earth Spirit. Chessy naman dito sa mid. Tutuloy-tuloy nga yata dito in the final tribe. Buhay na din yung Tiny dito. Ang bilis lang bumasag ni Chessy. May Hurricane Pike na din. Kahit di na siya pumunta sa high ground. Hindi na kaya lumawin. Walang Rolling Thunder. Pero lalaban yata. Wala nga Rolling Thunder. Pero uy, nag-cooldown na nga po. Walang Magnetize. Itong Black Hornets. And nga, Varax na for the final try dito. Pero nandyan yung disarm. Pero baka lilikuran ng Black Hornets dito. Ang ganda gulong sa dalawa. Pero Chessy nakapag-pop ng Stone Geese. Kailangan lumikod ni Palantimos. Pero mabibigyan agad yung paguli. Ang gandang puto lang puno plus Omnislash. Patay si Pikachu. And Palantimos, GG na agad. Disaster for Black Hornets.
Game number 1, makukuha ng The Final Tribe. Grabe naman yung putol na yun. Actually, kahit yung early game, maganda na yung naging performance kagad. Maganda ang The Final Tribe. And since kagaya nga sinabi natin, hindi ganun kadaling mag-farm para dito sa side ng Hornets, mahirap kumambak eh. Kasi kailangan mag-early lead sila para makukuha sila ng mga magandang team fights. Pero yun, since lamang si Final Tribe early game, mas magaling din sila, mas malakas din mag-farm yung mga heroes nila. Nakapitalize nila agad. So it's just a matter of time na lang na parang dumire-diretso na lang yung engagement. Grabe yung putol, no? Oo, oh, grabe yun. Legal dagger. Tsaka yung pagka-omnislash, tinos din kagad yung Raid King. So dumire-diretso yung omnislash. Oo, oh, no? Sumakto doon kay MK, no? Parang di ano, na nabuhay. Sobrang linis nung engagement. Di na pag-mischief, di na nakakaway. And napa-GG na nga dun, si Pikachu. And game number 1 pa lang yun, mga sir. Sobrang init na nga. Yan nga. And meron pa tayong game number 2. Ano actually, di ko naramdaman yung Oracle eh. Sa buong laro. Although may mga night time purifying flames, pero yung ulti niya hindi ko napansin masyado. Mm-hmm. Pero yun. Tingin ko yung Raid King pick masyado siyang naipilit. Kasi pare-pareho silang hindi makapag-farm ayos. Parang masyadong greedy yun. Oo nga. And doon The Final Tribe, sila yung greedy pick. Kaso na ano nila, no, na work out pa nila. No? Tingin ko yung Tiny yung naging pinakamagandang. Kasi nakapag-rotation na maayos. Although sabi nga natin, mas madaling pumatay doon sa lineup ng Hornets sa early game dahil doon sa disables. Pero since lumamang kagad yung Juggernaut sa taas dahil sa first blood, tapos nakapatay si Hanskin, mas mahirap yung naging laning phase ng Hornets. Hmm. Kasi sila yung kailangan mag-adjust. Kumbaga, maganda yung laning stage ng The Pirate Tribe. All three lanes, no? Na pugo nila itong Black Hornets. Meron pa tayong game number 2! Mainit, mainit, mainit ngayong umaga, mga sir! Kaya huwag kayong alis dito sa Lupon, WXC Nemo TV. Dahil magbabalik kami ni Mau. We'll be right back.